Yo! What's up sa inyo guys? At nagbabalik naman tayo sa isa na namang video. So para sa video na to, ay gusto mo bang kumita? Mayamang! Mayamang! Gusto mo bang kumita ng extra income gamit ang pagbabuy and sell? Or to be more specific, nakita nyo na nga sa title ating video, gusto mo ba kung maging isang Shopee seller at kumita ng pera sa pagbebenta ng mga products online? Pero wala kayong idea kung paano kayo magsisimula. So ngayon, tuturuan ko kayo kung saan kayo magsisimula mula sa paggawa ng shop sa Shopee. So ako nga pala si Kyle Corpus at ayun, video nga na to ay tuturuan ko kayo kung paano kumita through Shopee. Yung mga accounts nyo na pinambibili nyo, yung mga pinang-order nyo online, pwede rin kayong kumita doon or pwede rin nyo yung gamitin yung account na yun para maging isang seller kung saan kikita ka. So ako, share ko lang experience ko. Nag-start lang ako within this year, mga January 2021. At ang mga products na binebenta ko ay ayan, mga cubes and mga puzzles. Since mahiling nga ako sa mga ganyan, iyan ang naisip ko i-business. So ayan, gusto ko i-share sa inyo kung paano rin kayo pwedeng kumita gaya ko. So kagaya ko, tulad ko, student ako and mas maganda na yung merong mga parang pinagkukuhanan ng income kahit bata ka pa lang. So una nating step, paggawa o gumawa ka muna ng isang Shopee seller account. So gaya nga ng sabi ko kanina, ang account mo na pinambibili mo, pwede rin iyon ang maging parang seller account mo. Mula na natin, tuturuan ko na kayo at pupunta tayo sa Shopee account ko. So ayan guys, so ngayon, pupunta na ako sa aking Shopee account, Shopee application. So ayan na. So gumawa ako ng Shopee account na for this tutorial lang. Hindi ko siya, hindi ito yung ginagamit ko bilang aking seller account. So ayan, kung mapapansin nyo, wait lang, medyo mabagal yung phone natin eh. Hindi pa nakakabili ng bago. So ayan, ginawa ko tong account na to kanina lang for this tutorial na gagawin natin. Ayan, kung makita nyo, 0 followers and 1 following. As in, kagagawa pa lang niya kanina. So sa pagsisimula natin ng account, ay ng pagiging Shopee seller. So diba, ayan yung account mo. Quick tip. Bago natin simulan, lagyan mo muna yung mga parang kunyari maglagay ka muna diyan ng number, phone number mo, email mo, and yung mga address mo at iba mong pang mga information para mamaya tuloy-tuloy na yung process natin. So ngayon, 'di ba, mula sa home pupunta ka dito sa me. Then hanapin mo dito yung start selling. Ayan yung start selling. Basta punta ka dito sa me, then hanapin mo yung parang selling na option. So in my case, ito yung start selling. Pipindutin ko yan. So ang bubungad agad sa'yo ay add products. So dahil magsisimula ka na, mag-a-add ka na ng products mo. So ang sisimulan ko, kunyari for example lang, mag-a-add tayo ng products. So add photo, set now, take photo. So may limitaw dito na kung ano yung pipiliin ko na. So yan, lumabas dito yung kung paano yung mga shipping, kung ano yung mga shipping na gusto mo. So madali lang yan, select mo lang yung JNT para malaman nila kung ano yung courier na ipapartner sa'yo kapag i-deliver mo na yung mga parcel mo sa customer. So submit. So meron pa pala dito address kung saan yung location mo. So ipipill up ko lang. Kyle Corpus. Ayan, ayan. So probably postal code. So ayan na, save. So meron na ako ngayon, inayos ko na yon, nakalimutan ko kanina. Basta
magpa-pop up 'yun, and then i-fill out niyo na lang yung mga ano niyo. I-fill out na lang yung mga information na kailangan. So take photo. For example, purposes lang naman 'to. So ngayon, for example, ay ito ang gagawin nating base product, ito. RS3M. So, ito hindi ko talaga gagandahan yung picture ah. Kasi for tutorial lang naman 'to. Let's say yan yung picture mo. Siyempre gagandahan mo yan kapag ka, ano. Gagandahan mo yan sa actual photo mo pag ikaw na yung mag-a-add. So you can add several photos. Yan. For example, ako lang isa. So mag-a-add tayo ng product name. Ano yung product name? You RS 3M. So, dito nga pala guys, sa pag-add ng product name, ay nire-required niya ang maraming set of characters. So, I highly recommend na gumamit kayo ng mga iba pang mga words para pangalanan yung inyong item. So, magnetic speed cube. So, yan. So, sa product description, this cube is a budget friendly yet a high kumaya ano yung sentence ko. High level of performance. If you are looking for a new main speed cube, you need to give this a try. So, ayan na, meron na tayong product photo, product name, product description, and then yung category niya. So, ako, dito ako, Hobbies, Rubik's Cube. Ayan. Brand. So, kung sa tingin nyo, wala namang brand yung, ano nyo, yung product nyo, select nyo nalang yung no brand. Pero, ito may brand yan. Kaso, si-select na lang natin no brand. Para din na natin, para maging mabilis lang. Then, recommended age. Ayan. Babasa-basahin yun na lang siguro. Save. Quantity. Oh, for example, ilan ba yung meron kayo nito ngayon? As for now, so sabihin natin 10 pieces. Pack size. Maliit lang naman siya. Sabihin natin kg lang siya. Kilogram and 0.5. Ayan, mabigat na yan para sa kalahating kilo. Hindi yan 0.5. Basta ilagay nyo dito yung exact or yung tamang size. Yung tamang weight ng item para hindi maguluhan yung courier. Then next yung price. So for example, lalagyan natin sa price na to ay 300 stock. Stock. Ay, dito pala yung kailan yung stock mo. So, 10. Yung quantity. 10 din. Variation. So, dito sa pag-a-add ng variation, mamimili kayo kung kunyari, diba may mga kulay-kulay yun. So, pwede nyo mong i-edit yan. Pwede yung color gawin mong type. Or, sige, color na lang para madalian kayo. Color. Then, ano yung mga kulay nyan? So, for example, black, white, then stickerless. Ayan. Then, add image for each variation. Then, yung size nito. Wala naman kasing size to, kaya alisin na lang natin yan. Pero, yung mga size na yan, applicable yan pag mga binibenta nyo yung mga clothing. Then, next ay wholesale. Hindi na natin mapapasinin yan kasi mahihirapan kayo. So, shipping fee.
So, weight required. Ayan. So, ang weight nito, di ba ka 0.5 kg. So, ayan. Then, ayan. So, pwede kayo mamili kung ano yung mga i-allow nyo yung courier na magpipick up sa inyo. Akin ay GoGo Express at ang JNT Express. So, ayan. Kung mabait kayo, pindutin nyo yung I will cover shipping fee. Pero, ayan, malulugi kayo pag yun ang pinili nyo. So, save. Then, condition nya, syempre new. Ayan. So, publish na natin ito. Lahat meron na yan. Publish. Publish successfully. So, ayan, check natin kung nandun na ba yung ano natin. Ayan. Once naka-create ka ng shop, may lalabas na dyan na My Shop sa upper left corner ng iyong screen. So, check natin yung product natin. Speed Cube. Ayan. So, ito na siya. Paumbuong bulakan. Ayan na yung item natin. So, ayan. Visible na yan sa mga audience at iba pang mga gustong bumili sa'yo. So, ayan na yung mga nilagay natin kanina. And, ayan na nga. So, ayan guys, at I hope na natulungan ko kayo or nabigyan ko kayo ng idea on how to start your business through Shopee. So, for the next video, ay i-cover ko naman kung papaano naman kapag dumating na yung first order mo. Papaano mo siya i-ship? Or papaano ka kukuha ng mga parcel? Paano mo siya may ipapadala? Kukunin ba ng courier sa'yo? So, lahat ng sagot na yan ay sasagutin ko sa next video. Kaya, huwag mo kalimutan mag-subscribe para ma-alert ka kung ilalabas ko na yung video na yon. So, sana nag-enjoy ka. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Kyle Corpus. Paalam.